aqui. Thank you.
好。不是不是不是。Bakit di
hindi dahil sa
walang pagkamala mo'y langit lahat di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan pa palagi, di matitinag sa puso. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw'y mabuti, sino ang
Mag-declare ng Jesus reigns in 3, 2,
pagsiupo sa ating pong mga kinauupuan. Muli, isang maganda at mapagpalang linggo. Ito po yung last Sunday ng ating pong buwan ng Enero at tinatawag po natin itong First Fruit Sunday dahil mamaya po ay ibibigay natin yung ating pong mga first fruit para sa ating pong Panginoong Diyos. At nawa po sa bawat isa, meron na mga nakapagbigay nitong linggong ito at may mga magbibigay pa mamaya. At patuloy na sa inyong pong ginawa ay bibigyan kayo ng masagalang pagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. At bago yan, batiin po muna natin ang mga nanonood sa ating pong online. Binabati po natin si Sister Oli Aba, Sister Isa Del Mundo. Good morning po. Sister Evangeline Liat, Sister Arzentes Tariga, CCMA Calf, and Estela Maris Bilampasa, Sister Evie Reboledo. Magandang umaga po sa 11 na nanonood ngayon sa ating pong online. At binabati rin po natin ang isang maganda na magpalang umaga si Sister Mirna Medina, Sister Demolcita Espina, Sister Carmen Abad Linares. Magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre, magandang umaga rin po sa ating pong mga kapamilya na nandito sa loob ng ating pong simbahan. Ayan. Sige po, tayo po ba ay handa na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos? Sumigaw nga ng malakas na amen. Amen! Tayo po ba ay pinagpala ng ating Panginoon? Sumigaw ng malakas na amen. Amen! Kung tayo po ay pinagpala ng Diyos, tayo po ay magbalik ng pasalamat sa ating Panginoon. Kindly comment po your testimony sa ating po comment section. At para naman sa mga nandirito, tayo po ay punta sa unahan at magpasalamat sa ating Diyos. And binabati rin po natin si Sister Beng Bonifacio ng isang mapagpalang umaga. Again po, kindly comment your testimony sa ating pong comment section at babasahin po natin iyan. At habang nag-aantay po tayo ng inyong mga pasasalamat, at sa mga magpapasalamat sa unahan, banggitin muna natin yung ating po mga maikling announcement. Okay? Again, January 29, ito po yung ating first fruit Sunday, kung saan ibibigay po natin yung ating po mga first fruit sa ating po Panginoon. At nagkakaroon din po tayo ng gawain from Monday to Saturday ang ating po morning devotion, either 7 o'clock a.m. or 7:30 a.m. And then, sa evening naman po is yung evening prayer from Monday to Saturday except Wednesday. Ayan naman po ay 7 o'clock p.m., 7:30 p.m. or 8 o'clock p.m. depende po sa ating speaker. And Wednesday naman po, ito po ay nilalaan natin para sa ating midweek fellowship. Wednesday po yan, 7 o'clock p.m. at tuwing Sunday naman po ang ating Sunday worship celebration, 10 o'clock a.m. on-site and online. Kaya naman po sa bawat isa, kung kayo po ay malapit lamang sa ating simbahan, imbitado po kayong lahat para dumalo sa ating gawain. At itong week po, noong Monday hanggang Friday, katatapos lamang po ng ating 5 nights of prayer. Kung saan pinag-aralan po natin is the importance of prayer o kahalagahan ng pananalangin. At nagkakaroon din po tayo ng gawain para sa mga kids or G4 kids tuwing alas 3 ng hapon every Saturday. And sisimulan din po yung ating gawain para sa mga kabataan. Next month, kasabay po yan ang pag-celebrate ng Love Month. So magkakaroon po ng fellowship yung mga kabataan and then couples event para sa mga mag-asawa o may kasintahan. Ayan, leadership training po every 1 p.m. First and third Sunday po yan. And then, ang new series po natin sa darating na February is Greater Love, John 15:13. Greater love is no one than this, that someone laid down his life for his friends. And then sa March naman po is yung celebration natin na
10th year anniversary ng Love of Jesus Valenzuela. At ang ating pong speaker ay si Pastor June Liveta ng CGCC Tutuban. So makakasama po natin yung mga online family natin sa celebration ng ating pong 10th year anniversary na ang tema po ay Intensify the Greater Works of the Holy Spirit. Ang ating team verse po ay sa John 14:12. Ayan, I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done and even greater works because I am going to be with the Father. Ayun po yung ating po mga announcement. At ngayon po rin ay mamaya, babatingin po natin yung mga may kaarawan ngayon. Yan. Bago yan, pasahin po muna natin yung pasasalamat. Meron na pong nag-comment na isa. Ayan, sabi po ni Sister CMA Cav. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you for safe arrival of my son and his companion in Katbalogan, Samar. Amen. Ayan. Sige po, i-comment nyo naman po ang inyong mga pasasalamat sa ating pong comment section. At sa mga nandirito po, sino po ang gusto magpasalamat ay pumunta lamang po sa unahan para ihayag kung ano po yung ginawa ng Diyos sa inyo ngayong Linggo po. Ayan po. Ayan po, good morning po sa ating lahat. Ako nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Bagamat last Sunday wala po ako dito kasi umuwi kami sa probinsya, kaya na-miss ko to. Ayan, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin sa pag-uwi at hanggang sa pagbalik namin dito sa Maynila. Salamat. Si Lord yung nag-iingat sa amin. Iningatan niya yung driver namin kasi siya lang mag-isa. Wala siyang karelyebo. Hindi namin alam paano mag-drive. Kaya siya lang mag-isa. Thanks kay Lord kasi siya yung nag-iingat. Nagbigay sa kanya ng kalakasan. Hindi po biro yung 12 hours na biyahe mula Cagayan hanggang dito sa Maynila. Kaya walang ano, hinto lang namin siguro mga 10 minutes mag-CR. Yun lang yung paghinto namin. Pero thanks kay Lord kasi nakarating kami ng safe dito. Kasama si Jessica, yung aking anak na umuwi. Bagamat hindi yun, maganda yung dahilan sa pag-uwi namin, pero thanks kay Lord kasi siya pa rin yung naggagabay sa aming lahat, sa mga pamilya ko din sa Cagayan. Salamat kay Lord kasi siya yung nagbibigay, nagpo-protekta sa kanila. Bagamat malayo sila sa amin, I pray pa rin na si Lord yung kanilang kasama araw-araw. Yan. Salamat din sa mga blessing niya sa pamilya ko at yung mga naiwanan ko dito. Salamat kasi pagdating ko okay naman sila. Yun lang, thanks kay Lord sa pag-iingat niya. Yun lang, maraming salamat at good morning po sa ating lahat. Amen. Ayan, sabi naman po ni Tatay Louie, thank you Lord for the just concluded prayer and fasting of Love of Jesus Valenzuela. Yan sa Love of Jesus po, even yung main church and outreaches po natin is sama-sama po nagkaroon ng prayer and fasting or yung prayer nights. And nakasama po natin noong Thursday, si Tatay Louie, siya po yung speaker natin. And about resting in God's presence, nawa po tayo po ay natuto sa kanyang ibinahagi mula sa ating Panginoon. And sabi rin po ni Tatay Louie, thank you Lord for the wellness of my family. Thank you Lord for the new blessings. And ayan. Sige po, mag-comment naman po kayo ng inyong po mga pasasalamat sa ating po Panginoon. Sino pa po dito yung gusto magpasalamat sa ating Diyos? Sumigaw po ng... pumunta naman po na dito sa unahan at sambitin ang inyong po mga pasasalamat sa ating po Panginoon. Kaya palapang po natin ang Diyos sa buhay po ni Sister Tess. Good morning po sa inyo lahat. Ako po, nagpapasalamat ako sa lahat ng biyaya ng Panginoon sa pag-iingat sa akin sa araw-araw ng aking pag-duty. Kahit pagod na pagod, duty. Pero si Lord pa rin nagpapalakas sa akin sa araw-araw, din niya ako binibigyan ng sakit kahit ano. Siyempre tayong lahat, iniingatan niya. At saka nagpapasalamat din ako sa mga blessing na pinagkaloob niya sa akin.
sa pamilya ko, sa anak ko, at sa nanay ko na patuloy niyang pinapalakas. Kahit matanda na po yung nanay ko, never pa niya nakapasok sa ospital. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi na ibig sabihin, kasama ko pa siya hanggang ngayon. Kaya sobra. Tsaka sa pamilya ko, nagpapasalamat din ako kahit paano, kahit nahihirapan ako, pero ilan ang bahay ko? Dalawa. Balik-balik. Pero nakakaya ko po kasi dahil kay Lord, dahil sa inyong bigay ng lakas sa akin, protection sa araw-araw ng aming buhay at sa mga anak ko na palagi nagtatrabaho, iniingatan niya po palagi. Hindi lang naman sa ano sa blessing tayo dapat magpasalamat. Sa ano din, yung lakas ng katawan natin. Kasi kung mahina yung katawan natin, paano tayo makatrabaho, di ba? Hindi tayo makatrabaho. Marami na akong pinagdaan ng pagsubok, pero nandito pa rin ako nakatayo sa inyong harapan na nagpapatuloy lang po. Hindi po ako nakakalimot sa Panginoon sa araw-araw ng aking buhay. Kaya po, kaya lang po magpatuloy lang po sa ating buhay. Kasi kung wala si Lord, wala rin po tayo tumatayo dito sa ating harapan. Kaya po, yung mga tao tinatawagan ko po na yung nakakalimot po, pumasok lang po kayo dito sa ating simbahan kasi dito po tayo binibigyan ng lakas sa araw-araw. Siya po yung nagpapalakas sa ating kasi nasubukan ko na yan. Manghihina ka talaga pag malayo ko sa kanya. Maraming pagsubok na tutokso sa iyo. Pero kailangan talaga labanan mo kasi kung di mo siya kayang labanan, ibig sabihin, wala ka sa kanya, di po ba? Yun lang po, maraming salamat at good morning po kay Pastor, sa mga kasama ko. Yun lang po, maraming salamat. Sa lahat po ng nanonood sa online. Good morning din po, Nanay Tess. Ayan. Sabi po ni Sister Alona Teves, salamat kay Lord sa buong linggo na pag-iingat sa aming pamilya at kahit pagod ako sa pagluluto, salamat sa Kanya. At ako hindi nagkakasakit sa pagod ng buong linggo. Salamat sa Lord. And sabi naman po ni Sister Isa del Mundo, thank you Lord sa biyaya ng kalakasan, kagalingan. Nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng Lord. Lahat po ng anak ko ay may trabaho na. Thank you Jesus. Amen and amen. And sabi naman po ni Sister Jelmita, thank you Lord. Alam ko po ikaw ang magpo-provide ng financial sa amin. And sabi ni Sister Ollie Abad, salamat po sa Panginoong Diyos sa buong isang linggo na pinagkaloob niya sa amin sa kalakasan, sa kalusugan at sa lahat ng mga biyaya na kahit maliit na biyaya, salamat po sa Diyos. Amen. Maliit o malaking pagpapala ay pagpapala pa rin sa ating pong Panginoon na dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Eh sabi ni Sister Jel Mitra, thank you Lord na nakasama na kami sa Porpis. Ayan, napakalaking tulong po sa amin ito. Alam ko po Lord, ikaw po magpo-provide ng mga pang-requirements ng Porpis ko po. Amen. Kasama po natin sila sa mga pinagpipray natin noong prayer nights. And thank you kay Lord dahil alam po natin siya ang tugon at kasagutan sa ating po mga panalangin. Ayan, sige po. Meron pa po bang gusto o nais na magpasalamat sa ating Panginoon? Ayan, sige po. Siyempre, binabati rin po natin yung mga nandirito sa ating simbahan, yung ating po mga kasama, si Sister Julia. Ayan, si Nanay. Ano nga? Ayun, Nanay Insulina. Nakalimutan ko. Hindi yung, ayun. Nanay? Lynn. Kasi naman, lagi kasi din yung tinatawag na insulin eh. Ayan, itulong, nasanay. Ayan, si Nanay Lynn. Ayan, si Ate Grace. Ito, si Jai, si Jomar, si Nanay Gita. Ayan, sa iba pa po sa mga bata na nandirito, magandang-magandang uwaga po sa inyong lahat. At ngayon, syempre, papatingin din natin yung mga nag-celebrate o nasa-celebrate ngayon ng Karawan. So, palakpakan natin at happy birthday. Kantahan natin ng happy birthday si Sister Joyce Duyan at syempre yung ina ni Pastor. Na bagamat din natin kasama, pero alam natin na kasama na siya ng Lord. Ayan, happy birthday po sa kanya. Kantahan natin. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday po kay Mommy Joyce. At syempre, wala man tayo maibigay na regalo sa kanya. Laging wala. Ayan, magpapakain daw si Mommy Joyce mamaya eh. Ayan, sige, mag-pray po natin si Mommy Joyce. Ayan. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Mommy Joyce na nagdiriwang ngayon ng kanyang karawan. Patuloy na siya po ay pagpalain mo, bigyan ng kalakasan sa kanyang araw-araw na ginagawa, lalong na Panginoon sa kanyang pagtatrabaho, bagamat mahirap, Lord God, yung kanyang pagbiyahe araw-araw, napapagod physically, emotionally, mentally, Panginoon Diyos, pero naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na kanyang kasakasama sa araw-araw na kanyang mga ginagawa. Salamat din po, Panginoon, sa kanyang buhay bilang isang asawa, bilang isang ina, bilang bahagi ng simbahang ito na siya po ay pagpapala sa mga taong nakapaligid sa kanya, sa kanyang mga kapamilya, kaibigan, ka-churchmate, katrabaho, even sa mga kapitbahay niya, Panginoong Diyos. At dalangin lamang po namin sa kanyang kaarawan ngayon, patuloy na siya ay pagpalain mo at anuman po yung dalangin ng kanyang puso, Lord God, pagdating sa kanyang trabaho ay patuloy na ito ay sagutin mo. At naniniwala kami, Lord God, na sa timing mo, sa kung ano yung kalooban mo, Panginoon Diyos, ipagkakaloob mo sa kanya. At dalangin ko, Lord, bigyan mo po siya ng kalakasan, ilayo mo po siya sa anumang sakit at karamdaman, at anuman po yung bagabag sa kanyang puso, anuman po mga stress, Lord God, bigatin, ito po ay kunin mo sa kanya at patuloy na siya lamang, Panginoon, ay bigyan mo ng kagalakan, ng kapayapaan sa araw-araw. Bless mo po siya financially, Lord, physically, emotionally, mentally, and spiritually, Panginoon. At sa mga nagdiwa at nagdiriwa ng kaarawan ngayon, ganun din po, in-extend po namin yung aming dalangin na sila ay pagpalain mo ng gusto sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, bago tayo muli dumako sa salita ng Diyos, may pasasalamat dito. Sabi ni Sister Tess Puente Blanca, maraming salamat sa Lord. Alam ko maraming nag-pray sa akin at para lang nagdahilan ng aking sakit ngayon ay medyo malakas na ako. Thank you sa Lord at kay Pastor Kiko, napakabuti mo, Lord. And sabi po ni Tatay Louis, salamat Panginoon si ate ni Sis Shoni for the successful operation of her thyroid. And sabi ni Sister Jen Mitra, salamat Lord sa isang linggong pag-iingat at na-provide ang pang-budget, di man po malaki pero di mo po ako pinabayaan sa budget, bagamat wala pong ganong pasok ang asawa ko, nakaka-survive po kami. At sabi ni Sister Rosalinda Belanyo, pasasalamat po sa Panginoon sa buong linggo, ginabayan kami sa araw-araw at sa Belanyo family. At yung mga pasasalamat po na iyan ay nagre-reflect sa tamang-tama at saktong-sakto sa pag-aaralan po natin ngayon about sa kung paano si Lord yung ating pong great provider na anuman yung pangangailangan natin. Sabi nga sa kanta, siya ang sapat at higit pa. O yung biyaya niya ay sagana at umaapaw sa ating pong mga buhay. Kaya naman, kung tayo po ay ready na at handa na na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos, pwede po ba tayong pumalakpak at sumigaw ng malakas na amen? Ayan, ilabas po natin yung ating mga Bible at ang ating mga notes para sa ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng ating Diyos. At mamaya po, magbibigay tayo sa dulo kasi dadaanan ngayon kung ano ba yung ibig sabihin itong first fruit at bakit natin to ginagawa. Kaya naman, sa araw po na ito, di na natin patatagalin pa. Tinatawagan natin ang ating pastor para sa Word of God. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Thank you, Danny. Praise God. Parang ang hina naman po ng palakpak sa Lord. Meron na po. Amen. Praise God. Sige, lakas niyo po. Todo niyo po. Para sa Panginoon. Walang kula na naman po. Eh, alam niyo po, okay lang po yan na mamula yung ating kamay sa kakapalakpak sa Diyos kaysa mamula dahil kakasampal sa tao, no? Kakasakit ang kapwa po natin.
At ngayon oras na ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil ang topic po natin ay talagang the great provision. Sino po sa atin gustong yumaman? And then talagang kung gusto natin yumaman, mamaya makinig tayong mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, sa mga nasa online, makinig kang mabuti. Sabihin niyo po, makinig kang mabuti. Sa mga isa lang po ang nanonood po sa online po natin, makinig po kayo mabuti. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang gabi sa mga nasa ibang bansa. At sa magre-replay, hello po sa inyong lahat. At ngayon pa lamang po, I am very excited mag-share ng Word of God. But before that, I would like to greet my beautiful and gorgeous wife, si Joyce Ann Isho Duyan. Happy 18th birthday sa'yo! Naalala ko tuloy, nagdipo po siya, no? Isa po ako sa ano, sa pumunta sa debut niya. At ang regalo ko, dahil wala pa akong pera noon, isang second hand na damit na SpongeBob. And pero ngayon, by God's grace, hindi na po second hand na nabibigay po natin. Original at maganda-maganda, mamahalin para sa kanya. Kasi kapag ka ikaw ay nagmamahal, dapat mahal din po yung ibinibigay po natin. Kaya ang sabi nga ng iba, mahal, magmahal. Pero siyempre, ibibigay natin yung deserve ng ating pong mahal sa buhay. Tama mo ba? Salamat sa singsing, di ba? Quintas, sa relo, sa bag, sa sapatos. Tama mo ba? Yeah. Na-appreciate po ng asawa po natin, ng anak natin, ng magulang po natin. At ngayon pa lamang po, ako po pagka nagbe-birthday din po ako, no? Talagang nagpapasalamat din ako dahil mayroon pong mga regalo na tatanggap. Alam niyo po, ang panalangin ay maganda sa pag may birthday. Pero iba rin po yung meron kang konting regalo na ibibigay po sa taong may birthday po. No, hindi po ako nagpaparin ng magbigay po kayo ng regalo sa kay Joyce, kundi sa magulang po ninyo, kahit kanino pong tao na malapit sa puso po ninyo. And especially, first fruit Sunday po natin, tayo po ay magkakaloob sa ating pong Diyos. Magbibigay ng special gift, magbibigay ng the best sacrificial offering para sa Panginoon. Ang tanong, alam niyo po ba yung first fruits? Yes or no? Yes. Yung iba po yes, yung iba po no, yung iba po walang kibo kasi talagang hindi nila alam. No, at mamaya po dadaanan po natin first fruit at yung topic po natin napakaganda. No, yung inanda po natin na ito na topic po natin, sigurado po pag ginawa niyo po ito, ulitin ko po, if you do this principle, paglabas niyo po sa bahay, dumaan po ang isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, isang dekada, eh kapag nilakaran po natin ito, isang araw po meron ka ng house and lot, isang araw meron ka ng sasakyan, isang araw meron ka ng mga negosyo na bibigay sa'yo ng Panginoon, isang araw talagang ikaw ay pinagpala at magiging pagpapala sa iba. Palakpakan natin ng Lord. Amen. No? Ayaw na po natin ng utang. No? At ayaw rin po natin ng utang na loob. Gusto natin kasi pag nangihiram ka, 'di ba, para may utang na loob. Pero gusto natin talagang tayo po ay i-bless ng Lord at tayo po ay maging daluyan ng pagpapala. Sabi nga, givers are blessed. At sa 17 nanonood po ngayon pa lamang po, I would like to challenge you na tayo rin po ay magkaloob mamaya ng ating sacrificial offering, yung first fruits po natin para sa Lord. But before anything else, no, gusto ko rin pong batiin yung aking nanay uli na nasa langit bilang isang paggalang at honor po sa kanya. Happy birthday in heaven. Dahil doon po, wala na pong edad. No? Ang time po roon is talagang forever, timeless. Dito po, meron tayong hangganan. At palagi kong sinasabi, kapag ka merong pagkakataon, give our best service, yung effort natin para sa Panginoon. At mamaya po, yung ating pong offering ito, nakaanda na po, no? Yung aking pong ibibigay sa Lord. At ang aking pong tithes, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang aking tithes po, isa po sa panawagan po ng ating pong pastor, kami po mga pastor ay magbibigay po ng first fruit pala doon po sa ating pong main. Kasi meron po kaming goal na magtayo po ng isang building someday. At hindi na po mangungupahan ang ating pong main. Kasi po, pagpalakpan nyo ang Lord, sige po, kaya dito, tuloy nyo lang po. No? Sa bawat isa, tuloy nyo lang po ang palakpak. Kasi po, 17 years ago ang main po natin, hanggang ngayon nangungupahan pa rin tayo. Di po ba? Parang sa isang nagtatrabaho, nangangarap, ang tagal mo na nagtatrabaho, wala ka pa rin bahay at lupa. Pero syempre, gusto rin natin ang isang simbahan ay magkaroon din po ng sariling lupa at meron pong talagang building. Bakit? Kasi nangyari po ba ito? Yung nanay walang bahay, yung magulang walang bahay, plus yung anak meron. Hello? Diba? Ganun po nangyari sa church po natin. Tayo po, sarili na po ito, may rights po tayo rito. Pero yung main natin, nangungupahan for 17 years. Pero I declare right now,
sa magbibigay ng kanilang first fruit tithes and offering and pledges sa bawat church, sa bawat gawain. Pagpapalain ng Diyos. Sabihin mo, pagpapalain ako ng Panginoon. Kung, ulitin ko po ulit, kung magbibigay ho tayo ng tapat at totoo sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa topic po namin, Panginoong Diyos, sa team po namin na First Fruit Sunday, plant a seed to God's field. I believe in my heart na ikaw po ang nagtatouch ng puso ng bawat isa. Sa totoo lang, lahat po kami, Panginoong Diyos, ay madamot. We are selfish, Lord God. Isa po sa karakter ng isang tao ay makasarili at iniintindi ang sariling kapakanan at interes. At minsan ayaw po namin mamahagi sa iyo at sa ibang tao. Pero right now, pagkatapos ng gawain pong ito, na marinig po namin yung biblical principle, Panginoong Diyos, about giving, about first fruits, Lord God, about your provision, Panginoon, great provision. Lord, our Jehovah Jireh, our great provider, continue pour out your spirit, your blessings, your wisdom in your servant so that kapag labas po namin dito, aapaw, Panginoong Diyos, sa aming puso ang masaganang pagpapala ng iyong katuruan. Salamat po muni. Wala pong istorbo, kahit sa signal, kahit sa loob ng church. Kami po ay makikinig ng mabuti sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen! And Amen! I would like to challenge po sa mga na-late po sa online po natin as a church. Please, gising po kayo ng madaling araw, no, para gawin niyo na po yung mga gawaing bahay, magluto, maglinis, para pagsaktong 10, bago mag 10, nandito na po tayo. Amen? At maging nasa online kanina po, ay tayo po ay nasa 5, naging 13, ngayon po 17. Please, pakiusap po sa inyo. Ngayong oras po na ito, huwag po kayong magluto, huwag po kayong mag-cellphone, makinig po kayo, galangin po natin si Lord. No? Itong linggo lang po ito, galangin po natin si Lord. At makinig tayo ng kanyang salita. Okay, at ang ating pong topic po ngayon, unahin lang po natin sa first fruit. Bibilisan lang po natin ito para matapos po tayo sa tamang oras. First fruits, giving God our best. And then sabi po sa ating pong text po ngayon, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. So Proverbs 3:9-10. Sa Tagalog po, para mas maintindihan po natin, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. No, ito po yung text po na ito ay sinulat po ni Solomon, the wisest person in the whole world. No, at ito po isa sa principle na kapag daw tayo ay nagbigay ng first fruits, talagang yung pagpapala ng Diyos ay hindi lang po talaga sakto, kundi nag-uumapaw. Sabihin nga po natin, nag-uumapaw. Nag-uumapaw. Yung iba po talagang tahimik lang, ay talagang magsalita. No? Sa mga nasa online, magsalita ho kayo. Ha? At tayo po ay patuloy na mag-usap. And then sabi po rito, next po. Alam niyo po, sa Bible, yung money is mentioned 800 times in the Bible po. No? Ibig sabihin, binigyan po ng importansya yung about money, about finances. Hello? Na kailangan din po natin itong pag-usapan po ngayon kasi ang church ay hindi po mabubuhay ng pananampalataya lang. Kapag walang pera ang church, pag walang pera ang pastor, tiyak po, wala ho tayong gawain po ngayon. Hello? Wala tayong pambayad ng kuryente, kung nangungupahan yung church, pambayad ng upa, wala tayong pambili ng mga instruments, lahat, pati yung TV, wala ho. Pero by God's grace, ito po yung ating pong TV po ngayon, ay bunga po ito ng first fruit. Palakpakan natin ng Lord. No? In advance na po nila. Kaya yung iba po magbibigay mamaya, no? Eh, pastor, eh, paano yan? Eh, wala pa akong pera. Siyempre, wala ka na maibibigay. Eh, pwede naman pong ihabol. No? Eh kung bukas ka pala magkakatrabaho, bukas ka palang kikita ng malaki, 'di ba? Pwede po nating ihabol. Bakit? Kasi nga ito ay first fruit para sa Panginoong Diyos. And 105 Bible verses about first fruits, no? Talagang pinag-uusapan po ito. Next. Even Jesus taught many times about giving or blessing others. No, isa sa talagang karakteristik po ng isang Kristiyano dapat mapagbigay. Ayaw ng Lord na madamot na Kristiyano. At walang Kristiyano dapat na madamot.
At kung hanggang ngayon, madamot ka sa Lord, pangalawa, madamot ka sa iyong kapwa, eh, question mark na naman po. Baka mamaya, yung ugat noon, eh talagang hindi mo pa tinatanggap yung first fruit born. Sino yun? Si Jesus sa buhay mo. Kaya hindi mo ibig sabihin na maibuhos, no? O maibigay yung karapat-dapat para sa Panginoong Diyos. And then sabi nga, 11 out of 40 parables of Jesus talks about possession. Sa 40 na kanyang katuruan, yung 11 po roon about pagbibigay, about sa financial problem, about doon sa pagkakaloob po natin para po sa kanya o pagtulong natin sa kapwa. Next po. What is first fruits in the Bible? When you come into the land which I give you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. Ibig sabihin po sa Leviticus chapter 23, verse 10. In the Old Testament, sila po ay talaga, alam niyo po ang bansang Israel ay talagang punong-puno po ng kalupaan at pwedeng magtanim. Kaya mapapansin niyo sa mga parable, the parable of the sower, di ba? The parable of the seed, yung mga matabang lupa, di ba? Batuhan, matinik. Kasi nga po sa Israel, maganda po yung mataba po yung lupa sa kanila. At ito yung ito po yung ginagawa po nila, nagtatanim po sila. It's about tinatawag na agriculture, no? Kung di po ako nagkakamali. Yung first fruit, yung tinatawag na sa pagpasok ng bagong taon, kasi yearly po ito binibigay, pagpasok ng bagong taon, yung unang ani po nila, ibibigay po nila para sa Diyos. Kasi naniniwala sila sa prinsipyo na ito, kapag nagbigay ka na kung ano ang meron ka para sa Panginoon, sabi nga, hindi lang doble, hindi lang triple, kundi 100 folds ang ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. Amen. Amen. No? And then sabi po rito, the concept of first fruit is rooted in biblical times when people lived in agrarian society. Harvest time was significant because that was when the hard work the farmers had poured into their crops all year began to pay off. They were literally reaping what they sowed. Diba? Alam niyo po, mahirap po maging magsasaka. Kira po rito, kayo po ay dati nagsaka, nagtanim. Nanay ko po, alam ko, nagtanim po ng palay dati doon sa Bulacan. No? Hello po, shoutout sa mga tiga Bulacan po dyan. Ma'am Sorena Pascual, hello po sa inyo. Ma'am Rosalie Robles, hello po. Ako rin po ay Bulakenyo, no? Taya San Ildefonso tayo. At sila po ay nagtatanim. Hindi biro po ang pagtatanim. Mahirap po. At ganoon din sa pagtatanim po natin sa kaharian ng Diyos, mahirap pong ibigay. Ibibigay ko ba itong tithes ko? Ibibigay ko ba yung offering ko? Yung first fruit ko, parang ang dami namin kailangan. Kailangan namin ng ganere, ganito, ganyan. Diba? Ganoon. Diba? Mahirap. Pero kapag talaga meron tayong puso sa pagbibigay, maluwag yung puso mo at maluwag yung kamay mo na, diba? Sasabihin mo kay Lord, Lord, para sa'yo to. Ibibigay ko lahat yung the best para sa'yo. Amen! God called His people to bring the first yield, the first fruits from their harvest to Him as an offering. This was to demonstrate the Israelites' obedience and reverence for God. Yung pagbibigay po natin is obedience. At yung reverence, ibig sabihin po, yung honor natin, yung paggalang natin sa Diyos at pagpapasalamat natin sa Panginoon. It is also show that they trusted God to provide enough crops to feed their family. Yung sa kanilang pagtatanim, nabuhay po ang kanilang pamilya. Hello! No? Dahil sila ang nagtanim, sila po ang magsasaka, ang nagdilig, pero ang nagpapatubo at nagpapala at nagbibigay ng bunga ay ang ating pong Panginoon. Palakpakan muli natin ang Diyos. Amen po. Siya po yung nagpapala. Siya po ay nagbibigay ng growth, ng blessings, ng breakthrough. No? Financial breakthrough sa bawat sa puso atin. Next po. Nabasa ko na ba to? Back then, there were plenty of rules associated with making first fruit sacrifices. They had to be brought to the temple priest. No? Dinadala po sa templo yung mga bunga. No? Yung mga mansanas, yung mga mangga, etc., etc. And then sabi nga, no other crops could be harvested until after the first fruit were presented. It was a complex process. No? Ibig sabihin po, yung kanilang mga blessing na meron sila, yung una nilang ani, ibinibigay ho talaga. Ibig sabihin, sige, next na. The Hebrew word for first fruit is bikurim. Sabihin nga po natin, bikurim. Bikurim. No? Literally translated to promise to come. No? Pangako na darating. Ano po yung pangako na darating? Yung
blessing, no? Sa lahat ng aspeto, hindi lang sa pera po ito, sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, physically, emotionally, financially, spiritually, mentally, actually, eventually, lahat po yan, ibibigay po sa atin ng Panginoong Diyos. Amen po! Ang tanong, are you ready to receive God's blessing? Amen! Ang tanong, are you ready to give your first fruits to the Lord? Amen! Medyo humina ng konti, no? Sa mga nasa online, parang ayaw nyo nang mag-comment. No? And sabi nga, the Israelites saw this first fruit as an investment. Sabihin mo po natin, investment. Investment. Tandaan nyo po ang pagbibigay investment, hindi po liabilities. Alam ng mga accountant po yan, no? Pag liabilities, parang nawalan ka. Pero kapag nagbigay ka, akala mo nawalan ka, pero doon ka mas lalong pagpapalain ng Diyos. Amen po! Amen! And then sabi nga, God told them that if they brought their first fruit to Him, He would bless all that came afterward. Tandaan niyo po, may pagpapala sa pagbibigay. May pagpapala sa pagkakaloob. Ang tanong ko uli, uulit-ulitin ko po ito. Are you ready to give your first fruits to the Lord? Amen! Sige po, sa mga nasa church mamaya, hawakan niyo lamang po. Sa mga nag-advance po, nagbigay na po, hindi ko na natin babanggitin kung sino po, no? Meron po sa atin na sa church na nag-advance, no? Mga dalawa, tama, no? Dalawa po yung nagbigay po sa atin ng first fruit. At palakpakan natin ng Lord. O tatlo ang nagbigay po. Palakpakan natin ng Panginoong Diyos. At sa mga magbibigay mamaya, sa mga nasa online, pagpapalain din po kayo ng Panginoon. At ngayon no, po, tabi nyo lamang po, no? Baka kausapin pa tayo ng Lord, eh. Parang hindi naman first fruit to, eh. Diba? Parang tithes lang itong binibigay ko. Ay, hindi lang tithes. Parang offering lang yung binibigay ko. Bariya-bariya, eh. Baka mamaya, pag narinig nyo po yung mensahe po natin, grabe. Pastor, bigay ko na lahat. Gusto kong pagpapahala ng Panginoong Diyos. Sige po, ito po ang ating pong ano. Sige, ano lang natin to? Basahin ko na lang po. Sa panahon po ngayon, paano tayo magbibigay? Next po. Sige, next up. Next po. Yung unang pagpapala na natanggap mo ngayong taon, kung wala kang trabaho o negosyo, yun po yung number one, no? Kung mayroong blessing, binigyan ka ng pera. Number one po, yung baon sa mga estudyante. Diba? Binigyan ka ng baon ng 100 noong unang araw, noong 1 linggo. Diba? Ibibigay niyo yun. First fruit ka eh. Yung allowances, no? Sa mga may allowance, sa barangay, ibibigay rin po natin yun. No? Hindi po yung, hindi ko bibigay ito, bahala kayo sa buhay dyan. Pension, sino po dito may pension? Taas ang kanang kamay. No? Wala po, wala kaming SSS. Wala kaming pag-ibig, wala lahat. Okay lang o, sa may mga pension, yan po ibibigay nyo. No? Sa isang buwan, ang nakuha nyo, 3,000, ibigay nyo lahat sa Panginoong Diyos. Remittance, may mga pamilya sa abroad, nagpadala ng $100, $1,000, di ba? Sa isang padala, ibibigay natin sa Panginoon. Yung love gift, kung bakit po hinighlight po ito, kasi nga wala naman akong sahod, wala akong trabaho, pero pong nagla-love gift po sa akin, nagsusupport po sa akin. At yun po yung unang matatanggap kong blessing, yun po yung ibibigay po sa main, no? And then, yan po, and then next po, yung unang sahod mo sa trabaho, weekly salary, quincenas o nasahod o buwanang sahod. Depende po sa inyo kung ano yung conviction. Kung weekly, kung quincenas o kung buwanan. Ay, pastor, talagang ako ay subok na. Nung nagbigay ako ng first fruits ng buwanang sahod, grabe. Nagkaroon ako ng bagong sasakyan. Palakpakan natin ng Lord! Amen po! Nagkaroon ako ng blessing na malaki. Next po. Giving first fruit is a command of God. No? And not a suggestion of your pastor. Tandaan niyo po ito, ha? Utos po ng Diyos. Hindi ko po ito suggestion. O, suggest ko po para pagpalain ng church. Hindi po, utos ng Panginoon. And the next, yung unang kita sa negosyo, weekly quincenas, o katapusan din po, sa mga negosyante po dyan, meron pong paupahan, meron pong patubigan, meron pong mga tindahan na sari-sari store, yung unang kita po ninyo sa isang buwan o sa quincenas, kung kailan po sila nabibigay, halimbawa, 10,000 yung kinita mo, ibigay niyo lahat sa Panginoon. Pastor, ang hirap niyan. Ang hirap, 10,000, sayang yan. Pero ito lagi ko sinasabi. Di ba? Ito lagi ko sinasabi. Halimbawa na lang po, i-ano ko lang po. Ayaw natin magpagamot. Tama po, kasi magastos. Magkano yung ano? 1,000, 5,000, sayang. Pero magkano yung iPhone? Gumagastos yung mga tao, di ba? 80,000, nakita ko lang kahapon, no? Punta kami sa SF, 88,000.
Bumibili yung mga tao, pero yung pagpapagabot, kahit 1,000, ayoko magpa-doktor, pastor, sayang, pera. Hello! Ganyan din tayo sa Lord eh. Ayoko magbigay, sayang pera. Pero hindi mo alam, mas maraming nawawala sa'yo. Kung bakit kami utang ngayon, dahil hindi ka nagbibigay. Kung bakit, ay nako, alam ni Jesus yan, sabi ko, gusto mo pagpalain? Di ba? Magbigay ka sa Panginoon. No, naalala natin si Jesrin, nagbigay po ng Tyson offering niya. Meron pong motor. Kaso lang nawala. Pero ngayon may motor ulit. Palakpakan natin ang Lord. At malapit na makagraduate. Konting ano na lang, konting aral na lang, sipag pa. Konting push na lang, no? Isang araw, magpapatotoo naman si Jesrin. I am graduated. Tama ba yun? I am graduated. Tapos na ako sa pag-aaral. I am graduate. To God be the glory. Palakpakan po natin ang Lord. And congratulations po sa lahat nag-graduate this year, 2023. Magkakaroon ka agad kayo ng magandang trabaho. Promise. Patuloy lang kayo sumunod sa Panginoon. Amen po. Next. Yan. God owns everything. We own nothing. Yung pera na meron tayo sa ATM, sa banko, sa aparador, o sa baol na luma. Kay Lord lahat yan. No, hindi ibig sabihin na ibigay natin lahat. Ibigay natin yung para sa Panginoon. Amen po. Next. First fruit offering. Mamaya na po yan. At sa topic na tayo, doon na tayo sa word. Sa word. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po natin. Mag-rap na lang po ako, bibilisan po natin para ano, ha? Naintindihan nyo naman po kahit mabilis yung salita ko. Naintindihan man po, no? Naintindihan. Praise God. Dati gusto kong ano eh, gusto kong maging rapper po eh. Yan, ito po ang ating pong topic is about the great provisions. I am blessed to be a blessing. Sabi nga po natin, I am blessed to be a blessing. Tayo po ay pinagpala para maging pagpapala. Ngayon pa lamang po, wala po sa ating mahirap. Amen po? O mananatiling mahirap. Wala po sa atin ang lugi. Wala po sa atin ang kapos. Akala mo lang kapos. 10 taong ka na nagsasabing kapos, pero ang laki ng katawan natin. Di ba? Meron tayong bahay. Tama po ba? At huwag tayong magsasabi na habang buhay na kaming mahirap. Huwag po sabihin nyo, isang araw, pagyayamanin ako ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord uli. No, isang araw, meron po kayong bahay si Ate Julie. Sa bawat sa po sa atin, ang pangarap po natin, ang lupang ito, ibigay ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Objectives po natin. Wala na ko yung uupahan. Kaso nga lang po, sa mga nagpapaupa, hayaan nyo lamang po. Ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng bagong negosyo. In Jesus' name. Amen and amen. Objective two natin to know who really provides for us. Sino ba talaga nagpo-provide? Tinanay, tatay ba? Yung trabaho? Yung blessing na natatanggap natin sa ibang tao? Pangalawa po, to know how God works in miraculous way about the provision that we need. No? That we need. Ibig sabihin, paano siya talaga kumilos? No? Sa ating pong kalagitnaan. Yung walang-wala ka na, bigla na lang po may darating na pagpapala. Naranasan nyo na yon? Yung umiyak na sa Panginoon, Lord, wala na kami pagkain bukas. Pero biglang may dumating na pusa, may dalang palara, ang laman, isda, tilapia. Diba? Naalala niyo yung kwento ni Pastor Art, ati Coral? Grabe yun, no? And then sa Bible, yung isang lingkod ng Panginoon, si Elisha or si Elijah, binigyan ng uwak ng pagkain sa kuweba. Ibig sabihin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po. Pangatlo, to know that we already blessed. No? To know that we are already blessed. Sabihin nga po natin, I am blessed. I am already blessed. No? Pinagpala na tayo. Eh, no, may ED. Pag sinabing ED, ano yun? Tapos na. Blessed ka na. Okay na. Huwag mo nang sabihin na mahirap lang ako. Amen po. Ako, isa sa sakit ko pag nagsasalita, wala akong pera. Baka kayo rin po, wala akong pera. Di ba? Wala akong pera eh. Wala kaming pera eh. Hello, sino po? Mga nanay, tatay, sa mga kabataan. Wala akong baon eh. Wala akong ganyan eh. Wala akong pambili eh. Diba? Kaya wala talaga. Pero sinabi mo, pero pagsasabihin mo, be-bless ako ng Lord. Magkakapera ako. Diba? Yung sahod ko magiging six digits. Wow! No? Ang daming zero. Gagawin po ng Panginoon. Ito po yung common question po sa atin. Bakit pinapahintulutan? Hindi ko na maintindihan yan. Bakit pinapahintulutan ng Diyos na may mahirap at may mayaman? Natanong niyo na po, Lord, bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Pwede ba pantay-pantay na lang lahat mahirap? Lahat mayaman? No? Tingnan po natin. Pwede naman gawin ni Lord lahat tayo ay super rich.
Pwede naman eh, kaso lang ayaw niyang gawin. 'Di ba? Hindi niya inaalaw. Pwede niyan, dali lang naman eh. Yumaman kayo lahat. Yayaman tayo lahat eh. Pero hindi niya ginagawa, may purpose. Ano po 'yon? Tingnan po natin. Purpose to teach us a lesson. Number one, if all of us are poor, how can we bless others? Kung wala kang pera, paano mo i-bless yung iba? Eh wala kang pera. Naiintindihan niyo ba? 'Di ba? Wala akong pera, kahit piso rito. 'Di ba? Oh, God bless you, ito wala. Ito ano, hangin. Hindi naman pwede. 'Di ba? Naiintindihan niyo na kung bakit meron pong mayaman at mahirap. Pangalawa, if all of us are rich, how can we practice generosity? Hindi mo naman pwede bigyan si ano, Manny Pacquiao, mayaman na 'yon. Hello. 'Di ba? Wala kang bibigyan kasi mayaman na tayong lahat eh. Wala nang pagbibigayan. Naintindihan po natin. Ngayon, naintindihan nyo na. Nagiging malinaw na. No? Kasi nga, gusto tayong gamitin ng Lord na maging daluyan ng pagpapala. Hindi mo masasabing ikaw ay mahirap kung walang mayaman. At and vice versa. Paano mo masasabi yung pangit na pangit kung walang pogi? Hello, naintindihan nyo na ngayon? O, ba't tumatawa kayo? Parang ayaw nyo mag-agree. Tama po. Kung walang mabaho, walang mabango. Tama. Diba? Kung walang maliit, walang malaki. Naintindihan nyo na ngayon. Ganyan po yung buhay. Gusto lang natin pag-aralan po na mabuti para maintindihan natin. Kaya pala, mahirap kami. Kaya pala, may mayaman na tao. Amen po. Pero ito ang sasabihin ko, mahirap ka man ngayon, isang araw, yung future mo, pagpapalain at pagyayamanin ng Diyos. Palakpakan natin ng Lord. Amen po. Naranasan po namin yan. Dati talaga, isang kahig kami, isang tuka. Pero ngayon, talaga unti-unti pinagpapala ng Diyos. Gusto ko lang ipagmalaki yung pagpapala sa aming pamilya. No? Yung pagpapala na ito na talagang galing sa Panginoong Diyos. Alam niyo naman po na nakwento ko na yung kasal po namin ni Joyce at suot ko na naman sakto na naman. Ano ba yan? Ano ba ito parang sinasadya ko ba? No? Yung kasal po namin, ito po yung sinuot ko. Almost 10,000 po ito sa biyaya po ng Panginoong Diyos. And then, umabot po ng 200,000 yung aming po na gastos. Pares po kami walang trabaho. No, sasabihin nyo, ano yung magic pastor? Hindi po, it's a miracle. Yan po ang blessing ng Lord. Kung meron pong katas ng Saudi, katas ng Japan, di ba? Katas ng sa ibang bansa, ng pagiging OFW, meron po katas ng paglilingkod, na siksik, liglig, at umaapo ng pagpapala. Palakpakan natin ng Lord! Amen po! Hindi po kami nang hiram. Tay, nay, pengang pera. Okay, sa mama ni Joyce, pwede naman po ano, magpadala naman po kayo ng ano dyan sa abroad. Wala po! Galing po yun. Nag-ipon po ako. At meron po mga dumating na blessing at yung mga regalo ng mga ninang. Sabihin ko sa inyo, no, para mag-reveal lang po tayo sa kasal po namin, ang pinakamalang nagbigay, 30,000 pesos. Palakpakan natin ng Lord. Bakit nagbigay sila ng ganon? Wala lang. Trip lang nila. Bakit? Kasi na-bless sila sa inyo pong lingkod. Di ba pag nabibless ka sa isang tao, sa anak mo, bibigyan mo ng malaking halaga na blessing? Kahit mahal, ibibigay mo. Kahit motor, kahit laptop, di ba? Kahit ano pa man yan. Ganon din, no? Nawa, sa ating pong Diyos mamaya, sa pagbibigay po natin sa Kanya, no? Ibigay po natin sa Lord. At pinagpala po kami, maging kay Ishan yung pinanganak po siya, gumastos naman po kami roon ng ano? Grabe, puro gastos, ha? Maraming salamat. Wala pang pandemya po noon. Buti hindi kami inabutan ng pandemya. 2019 po yun. At 2020, nagkaroon ng pandemya. Buti na lang. 2019, pinanganak si Isha. At gumastos po kami sa about 65,000 to 70,000. Pastor, meron ka palang ganyang pera. Ano, kuripot. Kuripot pero nasa lugar. No? And then, naipon po yun. And then, praise God. Yung unang ano po namin doon, gumastos na kami ng 10,000 kaagad eh. Kasi nga, ano lang, false labor. Biruin mo, wala pang isang araw, 10,000 kaagad. Sabi ko, sakit sa ulo. Biglang lumipas yung isang araw lang, ay na talaga, nanganak na po siya. At ang masakit pa, CS. Pagka sinabing CS, di ba? No, sobrang laki ng budget, pero maraming salamat. God will provide, pinrovide ng Panginoon lahat. Palakpakan natin ng Lord. Amen po! At ngayon po, yung pang-araw-araw po namin, si Lord pa rin ang nagpo-provide. Dumating ang pandemic, 3 years na po ngayon, hindi pa rin po kami ginugutom ng Diyos. Busog na busog si Pastor Kiko at ang aking pamilya at ang kanyang mga pamilya at pamilya po. Palakpakan natin ng Lord. Yung kapatid ko, meron pong sasakyan na adventure. Meron po siyang tatlong motor sila. Tatlong motor, wow!
Praise God, si Pastor wala pa. Malapit na po, konting tiis na lang. No? Yung isang kuya ko, may motor din. Ang ganda ng motor niya. At meron po siyang dalawang trabaho. Grabe. Sino po yun? Di ba, bless na bless po kami. Dalawang trabaho at yung kanilang mga anak nagtatrabaho, nag-aaral po ng mabuti sa kanilang mga eskwelahan. At kahapon lamang po, meron pong award po yung isang pamangkin ko. Congratulations. Palakpakan po natin ng Lord. Amen po. Nakatapos sila ng pag-aaral. Yung kuya ko sa IT, yung isa naman po, marketing. Ako po, walang natapos. Di ba? Nakakatawa. Walang natapos pero meron patutunguhan. Amen po. Amen po. May pinatunguhan. Nag-aral po tayo sa Bible School at kayo po nagpapastor sa biyaya ng Panginoon. Hindi perpekto ang inyong lingkod. No? At patuloy na meron pong mga sablay. Pero sa biyaya po ng Diyos, patuloy po tayo naglilingkod ng merong pagpapasalamat sa Panginoon. Amen! Amen po. Yung testimony po na yan, hindi ko makakalimutan po yan. Lagi ko sasabihin pagka ang topic po natin about blessing. And then sabi po rito, bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng problemang pinansyal, material, emosyonal, physical, etc.? Bakit may mga problemang ganito? Bakit? Trusting God more. Kanina, teach us a lesson. Ngayon po, teaching us a lesson. Trusting God more. Na mas lalo po tayo magtiwala sa Diyos. Amen po. Sabi nga, lots of provision. Kapag ka ikaw ay mayaman, yung forgetfulness ang kapal. Marami ng mayayaman nakalimot sa Diyos. Yes or no? Yes, mas marami po. Meron pong ilan talagang naglilingkod sa Diyos, nagbibigay sa Panginoon, sa gawain ng Lord. Pero maraming mayaman po ngayon, talagang namubuhay, magpayaman na magpayaman, pero duka sa harapan ng Diyos. Hello? Kasi ang pera nila, ay ang Diyos nila ay ang pera. Pero tayo, hindi pera ang Diyos po natin, si Jesus. Amen po. Kaya pakakawalan natin ng pera at si Lord ang tatanggapin natin sa ating pong buhay. Amen po. And then, nakakalimot sa Panginoon. Kaya sabi nga ng Bible eh, mahirap makapunta sa langit ang mayayaman. Hindi ibig sabihin na walang mayaman sa langit. Mahirap lang ho talaga. Kasi, mamimili sila kung pera o ang Panginoon. Kung cash or si Christ. Hello? Kaya mapalad ang mahirap, katulad po natin. Palakpakan natin ng Lord. Kasi wala tayong inaasahan, kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Amen po! And then sabi nga huron, lack of provisions. Kapag wala naman tayong pera, ang lagi natin sigaw, Lord, increase my faith. Help us. Bless us, Lord. Wala na kaming kakainin, Lord. Papuputulan na kami ng kuryente, ng tubig, etc. Lagi tayong tumatawag sa Panginoon ngayon. Kaya pala, naging duka ako para ako tumawag sa Diyos ng pagpapala at siya'y magpapala sa buhay ko. At nararamdaman po natin, nararanasan po natin yung pagpapala ng Panginoon. Sila, Ate Tess, grabe. Pinagpapala ng Panginoon. Yung kinukwento niya po sa akin, yung bahay nila, parang kulungan po dati ng hayop. Pero ngayon po, unti-unti, pinapaganda ng Diyos. At yung kanyang anak, meron na pong dalawang paupahan. Palakpakan natin ng Lord. Hindi ng grace, meron na rin pong magagandang paupahan. At alam ko po, hindi ko alam, hindi ko alam kung grabe, malaking ginastos sila. Dito nga lang, 300,000 na rito eh. Baka kalahating milyon or mas malaki pa. Saan ang galing yun? Kay Lord Jesus Christ. Palakpan natin ang Lord. Amen! Amen po! Galing po lahat sa Panginoong Diyos. Diyos lahat po yan. And then pangatlo, bakit pinahintulutan ng Diyos na ikaw ay naging mahirap o ikaw ay naging mayaman? Bakit yung pinanganak ka mahirap? Bakit meron po pinanganak mayaman? Halimbawa, yung mga anak ni Manny Pacquiao, blessed na blessed sila. Pero tandaan nyo, hindi porkit mayaman, walang problema. Pag mayaman ka, mas malaki problema. Mas mayaman ka sa problema. No? Iba lang talaga yung problema nila. Kung ang problema natin, wala akong 500. Ang kanilang problema, wala akong 5 million. Same lang. No? Bakit? Purpose to test our characters. Number one po, sige, anak. Yung mahirap, yung being grateful of what you have. Kapag mahirap ka, dapat mapagpasalamat ka, hindi yung complain. Di ba? Nagre-reklamo. Ano ba yan? Ang hirap namin. Wala na kami makain. Ano ba yan? Puro na lang tuyo. Yung ulam namin, kailan ba magiging basa ito? No? Ibig sabihin, kailan magkakaroon ng sabaw ito? Nung kaldereta, apretada, di ba? Sabayan nyo na yung tuyo para maging basa. Grabe! No? Sino po sa atin? Dati, naranasan, lalo sa mga lolo't lola, sa mga nanay, asin lang ulam ninyo, toyo. Yung Milo lang. Yung gatas lang. Diba? Ngayon po, yung kape.
Ginagawa niyo na lang pong ano, yung pagkatapos yung kumain? Panghimagas. Asan yung kape? Asan yung Milo, di ba? Kaya tayo pinagpapala ng Panginoong Diyos. Huwag na po tayong mag-complain. Alam niyo, gawin ninyo, magpasalamat po tayo sa malalaking bagay na meron po tayo. Like Jesus, pinasalamatan yung limang tinapay at dalawang isda. Yung nag-pray siya, Lord, thank you. Dumami yung tinapay po na ito. Palakpakan natin ng Lord at yun po yung ating topic po mamaya. Babasahin po natin. Next po. Yan po. And then, yung rich naman po, being a good steward of what you have, blessed to be a blessing. Kung ikaw naman ay mayaman ngayon, may kaya sa buhay at may kaya kang tumulong sa kapwa, huwag kang maging madamot. Maging pagpapala ka sa iba. Amen. Maging generous ka sa iba. At patuloy kang pagpapalain ng Diyos. Alam niyo kung bakit yung mayaman yung mga mayayaman? Kasi nagbibigay sila ng lubos kung bakit sila pinagpapala ng Panginoong Diyos. Alam niyo po ba kung bakit naghihirap ang mahirap? Kasi masalo silang nagiging madamot. Kaya naghihirap. Igayin natin yung widow's offering. Iba, binigay niya yung lahat. Pinagyaman siya ng Panginoong Diyos. Naintindihan natin? One of the secret key na tayo po ipagpalain ng Panginoong Diyos is to give our best sa Lord. And this is our message, the story of Pideo 5,000. Mababasa po natin ito sa Four Gospel Books at ating pong main text. Number 1 is John chapter 6 verse 1 to 14. Basahin na po natin po ito. Pagkatapos ito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa may mga sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Pilipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Pilipe. Tandaan niyo po ito, pag mayroong kakapusan, sinusubukan lang tayo ng Lord. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Testing lang yan. And sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin, sumagot naman si Pilipe, kahit na po ang halagang dalawang salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tika-kaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito ang isang batang lalaki na may dalang limang tinapay at dalawang isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos at ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Sabihin po natin, lahat! Lahat! Eat all you can! At meron pang natira. No? At sabi mo rito, yung natira po, ipunin ninyong lumabis ng di masayang. Ganon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 kaing. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sabi nila, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Amen po. Nakita niyo yung himala, the miracle of provision. No? The great provision of God. And then, next po. Sa istoryang ito, makikita natin kung paano ipinakita ni Jesus ang mahimalang pagpapakain niya sa 5,000 katao. Hindi lang 5,000 katao, kundi higit pa dito, estimated of 10,000 people. Huwag niyo pong isipin yung 10,000 po na pinangako po ng isang senador, no? Isipin niyo po, ito. Alam niyo po, kapag yun ay na, kasi yung mga tao talaga umaasa daw. Saan yung 10,000? Eh, bill pa lang po yun, eh. Inaano pa lang sinusulong sa batas. Kapag pumayag po lahat ang senador, lahat po, mabibigyan po yung mga mahirap. Palakpakan natin ng Lord. Amen. Pag-pray niyo po kasi, oh, pag-pray niyo. Lord, di ba? Huwag yung Lord, umulan po ng 10,000. Hindi po ulan ng 10,000. There are two important things we will know about Christ's sufficiency in this story. That our God is the God of provisions, our Jehovah Jireh, our great provider. Sabihin nga po natin, our great provider. Sino po yun? Yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kung ang ating Ama sa Langit ay mayaman, tayong kanyang mga anak ay mayaman din po. Pastor, wala nga kaming pera. Ulitin ko po sa inyo, hindi lang pera ang pagpapala. Maraming pagpapala na hindi mo napapansin, maliliit lang at hindi mo nakikita. Pero malaking pagpapala na hindi mo pinapasalamat sa Panginoon. Tandaan niyo po, hindi lang pera ang pagpapala. Hindi lang bagong sasakyan o material na bagay. Yung malusog ka, pagpapala po yan. Amen. Yung may kapayapaan ka, pagpapala po yan. Yung wala kang kaaway, pagpapala yan. Amen. Amen po.
Yung hindi nasunog yung bahay niyo na, nagkaroon ng sunog sa lugar ninyo, tapos natupok lahat yung gitna, bahay niyo hindi nasunog, pagpapala yan. Palakpakan yung Lord. Sige po. Pagpapala. Yung habang nagdadrive ka, hindi ka nakakatulog. Habang nagmamotor si Jessiel, hindi siya na-aksidente. Amen. Pagpapala. Ang dami pong pagpapala. Huwag niyo pong bilangin yung pera. Bilangin niyo yung sinagot ng Panginoon na pagpapala sa iyo. Palakpakan muli natin ang Lord. Amen po. Sufficient meaning enough. O sapat. Plenty or marami. Abundant. Hindi po abundant. Iba po yung abundant. No? Katulad ko. Abundant na. Sagana po yung sakakain. Siksik, liglig at umaapaw. No? In John chapter 10 verse 10, Jesus has a promise to all of us. The thieves, and the thieves or the enemy purpose is to steal and kill and destroy. My Jesus purpose is to give them a rich and satisfying life. No? Kung naparito ang kaaway upang magnakaw, pumatay at mangwasak, naparito si Jesus upang tayo po ibigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, na buhay na pinagpala at punong-puno ng pag-asa. Palakpakan natin ang Lord muli. Sa mga nasa online, palakpakan niyo pong Lord. Iparinig niyo sa kapitbahay niyo that you are super blessed because of God. Rich in all areas of our lives. Satisfied life. Buhay na punong-puno ng kakontentuhan. Alam niyo po, the richest person that I know, hindi yung maraming pera sa bangko, kundi merong kakontentuhan sa kanyang puso. Amen. Kung kontento ka, ikaw na yung mayaman. Bakit? Wala ka nang hinihiling pa. Lord, kahit ganito ang sitwasyon po namin, kumakain kami araw-araw, binibigay mo lahat ng needs po namin, ng wisdom, ng guidance, okay na po yun. Ang mahalaga, nasa iyo ako. Ang mahalaga, nagiging pagpapala pa rin ako sa iba. Palakpakan natin ang Lord. Amen po. Lesson number one. Huh, ang hirap pala mag-wrap ng preaching. Number one po, the unlimited. Sino po mahilig dito? Unlimited rice, no? Unlimited sangyup. Unlimited donut, di ba? Unlimited na mga iba-ibang bagay. Sige po, dito pag-usapan po natin. Number one po, is the unlimited passion of Christ. Ang hindi nauubos sa pagmamahal ni Kristo. Minsan tayo nauubos yung ating pagmamahal sa ating asawa, sa ating anak, sa ating magulang, kapitbahay, katrabaho, kanegosyo, ka-churchmate. Pero ang pagmamahal ni Jesus, walang katapusan, walang hanggan, at hindi titigil hanggat tayo po ay nababuhay sa daigdig na ito. Palakpakan natin ng Lord. Amen po. Amen. How the Lord Jesus Christ showed this great love to these people? Yung 5,000 katao, 10,000 katao. Letter A, Jesus healed all the sick people. Sa Matthew 14:14, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon na habag siya sa kanila, kaya't pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Bago sila mag-feeding program, mayroon muna pong healing ministry si Jesus. Karugtong po yun ang istorya na iyan. No? Pinagaling po niya. Nilihans po niya. In the name of Jesus. Oh, sa pangalan po niya, be healed. Pero sa atin po, we must lay our hands to the sick people. Ang tanong, na-topic na po natin ito, tama po ba? Sa mga leaders, sa mga nandito po, sa mga nasa online, naglihans po ba kayo sa inyong pong mahal sa buhay na may sakit at karamdaman? Sa inyo po mga kamag-anak. Praise God. Sa mga hindi pa po, gamitin po natin yung ating kamay na ang Diyos ang magpapagaling po sa ibang tao. Application, pray for the sick. Lay hands on them and declare healing. Alam niyo po kahapon, meron po kami pinuntahan at isa sa leader po natin nag-pray po. Pumunta po kami sa labas at meron po roon, meron pong sakit at karamdaman. Pinag-pray po ng isang leader po natin. Bakit? Kasi kailangan niya ng kagalingan. Amen? Sa paligid po natin, kahit lang sa kapamilya natin, meron pong mga sakit at karamdaman. Diabetes, cancer, may bukol po, na stroke. Lahat po ng iyan, kayang pagalingin ng Diyos. Amen po? Amen? And sabi nga, tayo po ang maging daluyan ng kagalingan. Gamitin tayo ng Panginoong Diyos. Sabi nga, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at panalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen po. Hindi lang to is about physical healing. It's about also spiritual healing. Kasi may mga tao na talagang durog ang puso po nila dahil ang dami nilang nagagawang kasalanan. Alam niyo po sa ibang religion, di ba, meron pong tinatawag na confession? Di mo ba? Yung sa pare.
And then biblical po 'yun. Ayan po nakalagay po. Sinasabi po rin sa lingkod ng Diyos yung kasalanan. Basahin niyo po. Ayun oh. Ipagtapat ninyo sa kapatid ng inyong mga kasalanan at ipapanalangin kayo. Hindi i-condemn, ipapanalangin. Kaya yung mga kasalanan po ninyo, pwede niyo sabihin po sa akin. Hindi ko kayo i-condemn. O i-jismis. Ay, si Jomar, galito pa rin ginawa niyan. Tapos ipapost ko, si Jomar ay makasalanan. Hindi po. Sisikreto po natin yan. Kasi pag chiner mo yan sa chismoso, chismosa, lagod ka. Sa hindi Kristiyano, lagod ka. Diba? Magbabiral yan. Diba ba? Kaya ipagtapon niyo po sa inyong pong lingkod. Mapagkakatiwalaan po kami. No? At patuloy na hindi namin kayo i-condemn. At pagalingin kayo ng Diyos doon sa pinagdadaanan niyo po sa issue po ng kasalanan. Amen po. And then letter B, Jesus taught the crowd about the kingdom of God. Sa Marcos 6:34, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Jesus taught them about the kingdom of heaven, about the kingdom of God. And we also commanded to preach and teach the word of God, to share the gospel, to share about the Bible. No? 2 Timothy, ito po yung ating application. Teach the word of God to your loved ones, neighbors, friends, and others. 2 Timothy 4:2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan ninyong gawin iyan napapanood man o hindi. Himukin mo at pagsabihin ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Hindi lang po ito para sa pastor. Hindi lang para sa leader. Pwede po sa ating pong lahat. You can teach the word of God inside your home. Sa mga apo, anak, sa mga magulang, pwede po tayo magturuan. Pwede po mag-Bible study ng sarili sa loob ng tahanan at huwag nyo na pong hintayin si pastor o magkaroon tayo ng Bible study. Ha? Yung sarili mong pamilya, bilang isang tatay, kayo po ang mag-lead sa Bible study. Turuan po ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ito po ang talagang kulang sa loob ng tahanan. Pag-usapan yung salita ng Diyos. Kaya, hindi mapapasubali yung mga bata, katulad nila, bakit ang titigas ng ulo, bakit nagmumura, bakit nanununtok, bakit madamot yung mga bata, bakit nag-aaway. Kasi sa pamilya pa lamang po, wala na pong salita ng Diyos. Sa pamilya lang po, magulo na at naririnig nila yung kaliwat kanan na mura. Pero kung ikaw ay Kristiyano, na tatay o nanay, o ikaw ay Kristiyanong kapatid, turuan mong yung kapatid tungkol sa salita ng Diyos. Amen po ba? No? Teach your children para paglaki po nila, dadalhin po nila yung salita ng Diyos. At isang araw, magiging proud ka sa anak mo. Kasi bakit? Naging proud ako sa iyo, anak, dahil talagang yung lahat ang tinuro ko sa iyo ng salita ng Diyos, nilagay mo sa iyong puso at hindi lang sa nguso. Amen? Teach the Word of God, not only inside the church, but also inside in our family, workplace, and in community. Amen? And then next po, Jesus fed them well. John 6:11, kinuha ni Jesus ang tinapay matapos magpasalamat sa Diyos at ipinamahagi yun sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda, nakakain ang lahat at nabusog. Amen po. God is our great provider. Hindi tayo gugutumin ng Panginoong Diyos. Hindi tayo magmamalimos. Eh, pastor, bakit may mga nagmamalimos? No? Iyan po ay sumpa ng kasalanan at hindi kagustuhan ng Panginoong Diyos. Pero kapag ikaw, kahit ikaw ay pulube, tandaan niyo po ito, ikaw ay the poorest of the poor, ikaw yung differently abled, ikaw po yung needy, at ikaw ay street kids or meron po mga lola na nasa lansangan, kahapon lang po noon, dami. No? Nandun po, kahit magulang nandoon, walang nagmamahal po sa kanila. Iniwanan sila ng pamilya po nila. Pero tayo po, pwede natin silang pakainin. And then, application. Give something food or to a hungry person. Madaming tao ang kumakalamang tiyan. Ulitin ko po ito, ha. Hindi pwedeng prayer lang para mabusog ang tao. In the name of Jesus, pulubi, mabusog ka. Gutom pa rin sila. Kaya, pwede niyo po bang ipangako sa Diyos, huwag niyong iwasan ang mga pulubi. Huwag niyo silang pandidirihan. Kung dilapitan po naan sila, kahit isang tinapay o dalawang tinapay, bigay naan sa kanila. At sabihin natin, mahal ka ng Diyos. Gusto ko po sabihin po sa inyo, no, pinost ko na rin po sa Facebook para hindi magmalaki. Kahapon po,
I'm so blessed with my wife, no? To God be the glory. Meron siyang generous heart eh. Sabi niya, Daddy, pagka nag-birthday ako, bago ako mag-birthday sa 28, sama ngayong mga kabataan, magbigay tayo sa mga nasa lansangan. And then kahapon po, nagbigay po kami. What a great joy na kahit sa tinapay na hamburger at tubig, pag nakita nila yung may nagbigay sa kanila, umari, di ba, nakamalungkot sila, kaya ganun, tapos biglang may ipagkain po. Salamat po ah, salamat. Di ba, alam niyo yung maliliit na act of kindness, it will create a great impact sa taong yon at hindi ka makakalimutan. Naalala ko, may nagbigay sa akin sa bagong baryo ng tinapay, dalawang burger. Hindi ko alam kung sino sila kasi hindi kami nagpakilala. Pero salamat sa Diyos, may nagpakain sa akin kasi kung hindi ako kakain noon, magpapakamatay na ako. Eh, totoo yan, pastor, may nagpapakamatay pag gutom, yes. Stress. Diba? Na-stress na eh. Gusto mag-utom ako, dire-direcho na tao, eh! Tatalo sa bilig, eh! Boom! Salamat sa mga taong hindi madamot. Tumutulong po sa iba. Nagpapakain sa iba. Palakpakan po natin ng Lord. Amen! Amen po. Ang sarap ng feeling na meron pong blessing na dumarating po sa atin. No? At mas masarap kapag tayo naman po ang nagbibigay sa iba. No? Sumagot siya sa kanila, kung meron kang dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain. Amen? Ibig sabihin po, patuloy po tayong mag-bless ng ibang tao. Kung ano yung meron po tayo, itulong po natin sa iba. Take note of this. Romans 5:8. Ito po yung binigay ng Diyos po sa atin. But God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners. Christ died for us. Amen po. Ito po yung unlimited passion. Nung once upon a time, namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. And we don't deserve the grace and mercy and the loving kindness of God. Bakit? Rebelde tayo eh. Di ba? Mga magulang, aminin niyo po, alam niyo yung binusyo na lahat, tapos yung anak niyo, ang tigas pa rin ng ulo. Ano pakiramdam? Sasabihin mo na lang siguro, layas ka na. Sakit na ng bangs ko. Sakit na ng ulo. Diba? Naano niyo na sa puso niyo yun? Parang nagsisisi ako na ikaw naging anak pa. Pero si Lord, walang ganun eh. Kahit na nagrebelde ho tayo, yung unlimited love niya, nandun pa rin. Like the prodigal son, nagrebelde doon sa ama, pero nung nakita niya yung anak, sinalubong. At sinabi, welcome back. Hinihintay na kita ng matagal. Baka meron sa atin matagal lang hinihintay ng Diyos na bumalik. At hindi mo maramdaman yung pag-ibig sa ibang tao. Pero si Lord, kahit gaano karumi o karami ang kasalanan mo, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Palakpakan natin ng Lord. No? Advance sa Happy Hearts Day. Sobrang mahal tayo ng Panginoong Diyos. And the next po. He loved us so much while we were sinners. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. And most especially, He loved us so much when we are also saints. Nung tayo po'y kumilala sa Panginoong Diyos. Amen po. No? Hindi nagbago yung pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga po sa Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang sarap kumain ng sariwang isda. Amen? Ng sariwang gulay. Ng sariwang bagong luto pa lang. Pero mas masarap damdamin at lasapin at ang pakiramdam kapag ang sariwang pagmamahal ng Diyos ay nararanasan natin. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw bago sa bawat umaga. Pwede po ba natin palakpakan ulit si Lord? Mapapayak ka na lang eh. Sabihin mo, grabe ah. Ako, pataas sa pataas yung level ng kasalanan ko, pero si Lord, pinapantayan ako ah. Pataas yung level ng kanyang pagmamahal. Grabe si Lord. Sabihin nga na po natin, grabe si Lord! Grabe si Lord! Hallelujah. Alam ko po, kaya kung bakit ako kapassionate na mag-preach, gusto kong magturo, gusto kong manalangin, gusto kong mangaral. Grabe si Lord talaga. Wala akong ano eh, wala akong... Hindi ako pwedeng magmalaki na ayoko mag-preach, ayoko magturo, ayoko mangaran, ayoko maglingkod sa Panginoon, magtatrabaho na lang ako, bahala na bukas, bahala na yung church. Hindi po eh. Bakit? Kasi once upon a time, si Pastor Kiko, makasalanang tao. You know my background. Dating makasalanang kabataan, pero hinugot sa dilim ng Panginoong Diyos. Inahon sa kasalanan. At ikaw rin, inahon sa kasalanan ng Panginoong Diyos. At ngayon, itong maganda,
ginagamit ka na ng Panginoon ngayon. Palakpakan natin ang Lord. Kung ito po ay sa business at company, hindi ka pwede dahil magnanakaw ka. Tanggal ka na sa trabaho at hindi ka na makakabalik sa company. Pero sa church, baligtad. Kahit ang dami mo nang ginawa sa Lord na kasalanan, welcome ka pa rin sa church. Basta kapag tumayo ka sa unahan, pwede unti-unti magbago ka na. Amen po. Pwede ba maging maayos na tayo sa harapan ng Diyos? Bakit? Dahil sobrang mahal tayo ng Panginoon at hindi tayo tinataboy ng Diyos. Never mangyayari yon. Amen po. Pangalawa, lesson number 2. Meron na lang tayong 10 minutes. Kaya to. The unlimited provision of Christ. Sabihin po natin, the unlimited provision of Christ. The unlimited provision. No, hindi lang yung unlimited yung pagmamahal niya, kundi yung pagpapala. Sabi nga, ang hindi nauubos sa pagpapala. Amen? John 6:12, nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganun nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 kaing. Ibig sabihin, may natira. Tandaan niyo po ito. Mangyayari isang araw, hindi mo na alam kung saan mo ilalagay yung mga grocery ninyo. Hindi mo alam saan mo ilalagay yung isda nyo sa rep. Kailangan pong bumili ng isang rep, talagang frigider, lalagyanan lang ng isda ng pagkain ng gulay. Amen! Bakit? Kasi ang Diyos po natin ay hindi lang Diyos ng sapat, kundi sapat at hihigit pa sa ating pong mga buhay. Sige po, palakpan nyo lang si Lord po dyan. The promise of God to us, Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. I have all that I need. Pag sinabing all, lahat ipoprovide ng Diyos. Kaya huwag ka ng mangamba, nanay, tatay, mga kapatid sa Panginoon, mga kapuso, kapamilya, mga kapanalig kay Kristo, sa mga nasa online, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sino sa atin ang mumroblema ng tuition fee? Pambaon, pamproject? Sino po sa atin magdedebunaw? Malapit na, wala ka pa rin pera. Pwede ba manampalataya ka ngayon sa pagdating sa debut mo? Hindi man ang grande, pero merong pagpapala na ibibigay sa iyo ang Diyos. Amen? Nakita natin yung mga debut po ng mga kabataan po natin dito. Grabe, no? Bagamat simple, pero very memorable. No? Si Dat-Dat malapit na. Magkano raw po siya sa Philippine Arena? 55,000 daw yung kanyang iyan, no? Isasama. Praise God, grabe. Alam niyo kung mayaman ako, ganun gagawin ko, eh, no? Pero yung ano, wala, kaso lang hindi tayo ganun kayaman. Ang ano lang tayo sa LOG Valenzuela. LOG Valenzuela. Praise God. Pero isang araw, nangangarap po tayo. Yung church po natin sa Valenzuela o sa mga outreaches po natin. Talagang 500,000 ang dumadalo. Amen? 1,000. O kaya i-cater natin yung 5,000, no? Yung mga nandito. Di ba? Mangyayari po ba yon? Mangyayari po yon. Dahil ang Diyos po natin, walang imposible po sa Kanya. Basta pagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maliit po na ito. Amen? Philippians 4:19, but my God shall abundantly supply all, nandiyan naman po yung all your need according to His riches in glory in Christ Jesus. At buwat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan o kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tandaan niyo po, hindi ang tatay, hindi ang nanay, hindi ang trabaho, hindi ang negosyo o yung ano pa mang mga ari-arian o pinagkukunan mo ng mga resources ang magbibigay sa iyo talaga ng pagpapala, kundi ang source ay si Jesus. Lahat ng meron tayo kay Jesus, ginamit lang yung tao. Amen. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa Panginoong Diyos, kundi dahil sa akin. Bakit ka nakagraduate? Kundi dahil sa akin, bakit ka merong negosyo? Binigyan kita ng kapital dahil sa akin. Mali po yun. Ang lagi natin sasabihin, kundi dahil kay Lord, hindi ka magtatagumpay at pagpapalain sa buhay mo. Ginamit lang tayo. Instrumento lang po tayo ng Panginoong Diyos. Pwede po ba nating palakpakan ng Lord? Amen! Amen po! The truth is this, pag nagpala ang Diyos, ito ay sakto at sobra. Sabihin po natin, sakto! Sakto! Sobra! Ah, thank you mga bata, talaga sumasabay. May nagwawala sa taas. Nagugutom na yata si Ishan. Walang kapos o kulang. At never nang lalabas sa atin, kapos ako ngayon. Kulang na kulang ako ngayon. Hindi ka kulang sa pera, eh. Kulang ka sa kasipagan. Yan lang po. Ang tamad natin minsan, eh. Bakit tayo may kamay at paa? Magtrabaho. Huwag pakainin ng tamad, sabi nga ng Bible. Na I'm so blessed, tumatatak talaga sa isipan at puso ko
yung nagtatrabaho dyan sa Flying Bee na mayroong kapansanan. Bagamat may kapansanan, ang sipag. How many years na raw siya nagtatrabaho? Ang sipag. Tayong lalaki ng katawan natin. Anong ginagawa natin para kumita ng pera? Huwag tayo umasa sa gobyerno. Sa 10,000. Baka mamaya, hindi mangyari po yun. Umasa tayo sa nagbibigay ng siksik, liglig at umapo ng pagpapala. Si Jesus Christ lang po. Palakpakan natin ang Lord. Trust in the source and not in our resource. Amen? Sakto or enough. Sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan po natin. Amen po? Be a good steward sa maliliit na blessing na meron po tayo. Luke 16:10-12. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Wala po. If we are not a good steward to handle our finances in our family, in the church ministry, in your business, isang araw, bagsak ang finances po natin. Kasi waldas eh. Pero kung ikaw ay magtitipid, mag-iipon, at tigil sa lahat, magbibigay para sa Diyos at tutulong sa kapwa mo, naniniwala po ako, yung maliit na pagpapala, palalaguin at payayamanin po ng ating pong Panginoong Diyos. Sino po sa atin, maliit lang yung karunungan? Hasain mo ng hasain yan. Mga kabataan, Jeric, hasain nyo yan. Mag-aral kayo mabuti. Isang araw, magiging doktor ka, magiging flight stewardess ka, magiging pulis ka, magiging chef ka, magiging abogado ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po! Mga kabataan, mangarap lang kayo ng mangarap. Isang araw, yung pangarap po na yan, hindi lang panaginip. Nilalakaran mo na yung pagpapala na ibinigay na sa iyo ng Panginoong Diyos. Palakpa natin ng Lord. Letter B, sobra or more than enough. Kapag sobra naman, matutong mag-share ng blessing sa iba. Amen po! Remember that we are blessed to be a blessing to others. And especially, let's bless the Church of God. Just bless our tithes and offering. And then sabi po rito, the Good Samaritan, talagang ang ganda ng istorya. Hindi ka ano-ano, hindi ka kilala, ibang lahi, wala silang relasyon. Pero yung nakahandusay na lalaki, pinrovide ang lahat. Hindi lang pera, yung effort, diba? Yung time, yung pera, at pagbalik niya, lahat ng gagastusin niya, ako magbabayad. Parang yung nangyari po kay Ma'am Amelia, na yung kanyang anak ay na-hospital, shoutout po kay Ma'am Amelia, kailangan po nila ng 100,000 pesos. Saan ka kukuha nun? Kaya dito, sa mga nasa online, saan kayo kukuha? Kahit pisong guling, ang hirap ng kunin ngayon. Pero meron daw pong isang tao na ginamit ang Lord na narinig yung kwento nila na wala silang pera at kailangan nila ng tulong. Alam niyo nangyari? Yung 100,000 sinagot po ng taong ito, palakpakan po natin ang Diyos. Wala silang binayaran kahit 5 duling. Bakit? Mabuti ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Amen po. And then, next po. Application, find a needy person. Tumulong ka sa tao in terms of food, money, material things, advice, or prayers. Kung walang pera, service, kung walang service, prayer, di ba? Lahat pwede natin gawin. Yung time, yung effort po natin, pwede natin gawin. Hindi lang pera naman ang pagtulong. Yung pinagpipray mo palagi yung tao, malaking tulong po yan. At kahapon nga po, in-apply na po namin po ito, and nawa, hindi lang ito pag may birthday, maging lifestyle po natin po ito. Kahit walang okasyon, basta gusto mong tumulong sa kapwa, maging gawin na po natin ito. Sabi nga, be intentional in doing it. Giving be your lifestyle. Next po. Tapos na po tayo ha, wag kayo matulog. Ang matulog, pangit. We already knew how Christ is very sufficient in terms of love or unconditional love and provisions in all areas of our lives. As a follower of Jesus, we must be a vessel of God's love to others and be the answered prayers of those who are unloved and those who are in need. They need Jesus and they need us, the sons and daughters of God. Don't forget this. Jesus is enough and also more than enough. Si Jesus ay sapat at higit pa. Jesus Christ is the source of abundance. Si Jesus ay pinagmumulan ng kasaganaan. Amen!
And lastly, the best giver or most generous that we know is our Father in heaven, because He gave His only begotten Son, Jesus Christ, as a ransom and penalty of our sins. Walang ibang mas generous at talagang provider kundi ang ating Ama sa Langit, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang manampalataya ay hindi mapapahabak sa impyerno, kundi bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Lord. Ang offer niya, eternal life. But the problem is, sa mga tao, libre ang eternal life. Walang bayad. Ayaw i-claim, ayaw i-grab. Pero yung mga bagay na possession, ang mahal na mahal, yung lupa at bahay, ang mahal na mahal, ginagrab nila. Napanandalian lang. Pero yung eternal life na ito, habang panahon at walang hanggan, na maraming mga tao pa rin ang hindi pa rin tumatanggap sa Lord. Ito yung ino-offer sa iyo ng Panginoong Diyos. Kahit gaano kakayaman sa mundong ito, masayang masaya ka for the material things, ikaw na yung pinakamayaman sa buong mundo, pero kung wala sa iyo si Jesus, at mapapahama ka, walang saysay ang buhay na meron ka ngayon. The Bible said, anong mapapala ng tao? Makamtan niya ang buong mundo, pero mapapahama kanyang kaluluwa. Kapatid, nangungusap ang Diyos sa iyo. Kung meron po sa ating first-timers online sa church, o narinig mo na ito ng maraming beses, pero ngayon ka kinakausap ng Diyos, ang banal na Espiritu, sabi ng Bible, tanggapin mo siya. Umamin ka sa iyo mga kasalanan, at sigurado po ako, ipoprovide ng Lord yung pagpapatawad. Ipoprovide ng Lord yung buhay na walang hanggan. Mahal ka ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo pong lahat, pwede po ba pumikit ang lahat? Kung sino pa rin po sa atin, until now, ang tigas ng puso mo, hindi mo pa rin ibinibigay sa Diyos yung buhay mo. Pwede po ba ibigay na po natin lahat sa Panginoong Diyos? Kahit gaano ka na kayong i-offer mo na tayo sa offering and first fruit, pero kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Diyos, sayang lahat ang ipagkakaloob mo. Pero ngayon, tanggapin mo siya, kapatid. Sa mga nasa church at nasa online, be serious. Kung ikaw ay kinakausap ng Lord at naniniwala ka na si Jesus ang tanging paraan sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, at si Jesus ang tanging magpapatawad sa iyo, sumabay ka sa panalangin ito. Sabihin mo, kapatid, taas mo ang iyong dalawang kamay. Lord Jesus, thank you po sa iyong mensahe na aking narinig. You are our great provider. You gave compassion and blessing sa buhay ko. Ramdam na ramdam ko, Panginoong Diyos, ang iyong pagmamahal sa oras na ito. Today, Lord, nagsisisi na po ako sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Simula nang ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Maraming kapalpakan sa buhay. But today, I am sorry, Lord. Tulungan mo po ako na makabawi sa iyo. At ngayong oras na ito, I open my heart and I receive you. I believe in you that you are the Son of God, the Lord and the Savior of my life. Lord, accept me in heaven. Thank you for eternal life. Change my life. I am yours. Use me for your glory. In Jesus' name I pray. Ang lahat po ng sumabay sa panalangin, magsabi po ng malakas na amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Hanggang ngayon, nagliligtas ang Panginoong Diyos. Amen po. Kung ibinigay niya na, sabi po roon, balik mo lang ng konti na, kung ibinigay niya na ang kanyang anak, sabi po rito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Kung yung pinaka-precious sa Diyos, yung kanyang anak na si Jesus, ibinigay na. Yung pera, madaling-madali na lang sa Panginoong Diyos. Kaya ngayon pa lamang po, sa ating pong ipagkakaloob na first fruit, huwag po natin intindihin ang bukas. God is a God of future. Siya po ang bahala sa bukas. Ang intindihin mo kung paano ka pinagpala ngayon at magiging pagpapala sa iba. Pwede po ba sa lahat po na may dalang envelope, taas po natin.
first fruit man yan, offering or tithes, sa mga nasa online, God will bless you po. Lord, maraming salamat po before we end. Itong church po na ito, maliit lang, pero gusto ko po na mangyari at gusto mo rin po na mangyari. Ang church po na ito ay hindi maging madamot sa iyo. Hindi maging madamot sa kapatiran po namin. Ngayon pa lamang, Lord God, I pray, open our hearts in giving, Lord God, our best tithes, offering, especially the first fruit, Lord God, na naibigay na o ibibigay pa lang. Lord, I pray, alisin mo po yung spirit of selfishness sa aming puso. Spirit of greediness. Na gusto po namin, sa amin lang ang pera, sa amin lang ang salapi, ang material na bagay. Lord, open our hearts to give our charity sa church, sa mga people around us, to feed them. And right now, sa lahat po nang nagbigay ng first fruit or tithes and offering po nila, I declare, hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Patuloy na ibubuhos ng Panginoong Diyos ang masaganang pagpapala. Physically, emotionally, financially, at maging spiritually. At ngayon pa lamang, Lord God, pagpalain mo ang lahat na magbibigay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po na bless sa araw po na ito ay magsabi po ng Amen. Amen. At ibigay na po natin ang ating pong tithes and offering, ang ating pong first fruit sa ating pong Lord. Maganda na, joyful. Sige po, sa mga nasa online po, please PM us lamang po at patuloy na magkaloob po tayo para po sa ating pong Panginoong Diyos. Praise God. Yan. Praise God. Hallelujah. Closing prayer na. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Mamaya nyo na po iligpit. Sandali lang po. Kami na po, bahala po dyan. Relax na po kayo para hindi po kayo mapagod. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay. Lord, maraming salamat po. At patuloy po kami, Panginoong Diyos, na nagpe-pray po ngayon na sa aming pong topic, hindi lang po ito katuruan, hindi lang po ito kaalaman sa isip at puso po namin, kundi ito po ay maisagawa po namin lahat. Na kami po ay pinagpala mong lubos at maging pagpapala sa iba. I pray, Lord God, na wala kang pagkukulangin po sa amin. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, aapaw masaganang pagpapala sa bawat isa. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, lahat ng sakit at karamdaman ay gagaling. Lahat po na nag-aaral, makatapos ang pag-aaral. Lahat na nagtatrabaho, mapopromote. Lahat ng walang trabaho, magkakatrabaho. Lahat ng walang negosyo at nag-aasam po sila na magkaroon ng negosyo, pagpapalain po silang lahat. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, sa lahat po ng may need ngayon, sa anumang area ng buhay po nila, meron pong patotoo sa susunod na linggo na pinagpala mo silang lubos. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, ibuhos mo masaganang pagpapala sa inyong mga lingkod at sa mga nasa online. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ng pinagpala ng Diyos at pinayaman ng Panginoon sa kanyang biyaya ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Palakpakan natin ng Lord. Let's shout, Jesus reigns. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Have a fruitful week. God bless you all. Mabuhay po kayong lahat. Maging pagpapala po tayo sa maraming tao. Wednesday, mga nanay, tatay, mga magulang, mga bata, kita-kitso po tayo. Balik po tayo sa 7 p.m. To God be the glory sa online po. Bukas po, 7:30 a.m. Kita-kitso po tayo. Muli, shout out sa aking asawa na pinakamaganda, pinakasexy at pinakamamahal ko, Joyce Ann Isuduyan. Happy, happy birthday sa'yo! God bless you. Mahal ka namin, Ishan, with Chacha and the whole family and LOJ family. To God be the glory. Sa lahat po na nanood, na 12, maraming salamat po sa inyo sa magre-replay po nito. Na shout out po kayo ni Jessica, isa sa mga leader po natin na muntik na. Muntik na. God bless po. Yes. Thank you so much po, ha. God bless po sa inyo. PM lamang po sa ating pong first fruits. God bless you po. Si Lord ang magpala po sa inyo. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng mga nanood ng ating pong online at naglaan ng kanilang oras at panahon. Kay Sister Evangeline Liat, kay Sister Isa Dalmundo, kay Sister Carmina Abad Linares, kay Sister Rebecca Cabal, kay Sister Beng Bonifacio,
kay Sister Isa Del Mundo, maraming salamat po sa inyo pong panonood. Kay Sister Arzen Tariga, Alona Teves, Mirna Medina, Oli Abad, kay Sister Estela Maris Lampasa. Maraming maraming salamat po kay Sister Domelcita Espina. Yan, thank you po sa inyo pong lahat. And God bless us all. And Jesus reigns in our lives. Yan, thank you so much po. And God bless everyone. Bye-bye. See you po on Monday.